Papel. Sino nakapirma ng papel na yon? Ako, Your Honor. Kaya ikaw. Nga po, Your Honor, sa akin nga sabi ko nga, teka muna. Sige. Pwede ma-flash dyan. Sabi niya, deny na lang namin. Huwag mo na niya i-deny. Bakit kayo mag-deny? Nandito tayo para sa katotohanan. Yung nga, Your Honor, yun nga yung sinasabi sa akin. I-flash niyo yung kwan. Dito. Kayo nandiyan. Ako nasa labas. Pero ako ang nakapirma. Magdi-deny kayo. Ako ipet. Ba't nyo i-deny? Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. Diba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso. Kumo ba ang nandoon ay Bongbong Marcos na presidente ngayon? Maiipit ako. Ako ang lalagay nyo rin sa alanganin. Abay, malaking kalokohan to, Your Honor. Kawawa naman po ako dyan. May pamilya rin po ako. Ako, yung pagkuha ko ng statement na yan, parte lamang po nung trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos yan. Paano kung isang ordinaryong tao lang yan, edi pin down yan. Eh dahil ngayon, Presidente, ngayon, iwas pusoy. Ayoko ko sana na sabihin, kaya nga sinasabi ko rito, Your Honor, hinahayaan ko siyang magsalita. Hinahayaan ko. Alam mo, ang pinaka-culprit talaga dito kung sino nag-leak nito eh. Kaya dapat gagawa din ng batas na papanagutin yung mga unauthorized people who are disclosing this classified information, classified documents unauthorizedly. Yan ang pero anyway, parang deadlock tayo eh. Pidiya, wala yung dokumento niyan. Ikaw, meron. Pero nakikita mo talaga din, may papel, di ba? Papel. Sino nakapirma ng papel na yon? Ako, Your Honor. Kaya nga po, Your Honor, sa akin nga sabi ko nga, teka muna. Sige. Pwede ma-flash dyan. Sabi niya, deny na lang namin. Huwag mo na niyo i-deny. Bakit kayo mag-deny? Nandito tayo para sa katotohanan. Yun nga, Your Honor, yun nga yung sinasabi sa akin. I-flash niyo yung kwan, yung dalawang papel na yan. National Privacy Commission. Eh, itong mga dokumento na ito, kalat naman yung sa buong social media, di ba? So, anong treatment natin dito sa ganitong mga papel? Can you advise us, please? Good afternoon, Mr. Chair. May I give an opening statement, sir? Yes, go ahead. Just make it brief and concise. Thank you, sir. Thank you, Your Honor. So, Your Honor, thank you again, Your Honorable Chairperson, for inviting the National Privacy Commission to this hearing. On behalf of the Commission, we reiterate our full support of this investigation on the alleged PIDEA leaks. These leaks of the supposed PIDEA documents raise serious concern on data privacy, potentially compromising sensitive personal data. It underscores the importance of the adherence of persons to data privacy laws, or rather the Data Privacy Act, and the implementation of appropriate and reasonable security measures to protect these data. And also, the importance of conducting investigations to hold the persons responsible for unauthorized disclosures to be held accountable. That said, Your Honor, the Commission will submit its position paper, Your Honor, within the week. Now, anong kaso na yes, sir. Nilalabag nila? Anong batas nilalabag nila?
Would this, sir, based on what is shown on the screen, sir, this can be considered as sensitive personal information, which is this relates to information involved in an investigation, and under the Data Privacy Act, this is considered as special sensitive personal information, and the disclosure of this may result into prosecution for unauthorized disclosure. But also, Honorable Chair, this can also be penalized under unauthorized processing, especially to the person who actually leaked the data, or whoever else, not only the person who leaked it, but the continuous sharing, let's say an ordinary person who would use the picture and spread it across social media can also be potentially prosecuted for that violation. So meaning, makakasuhan din si Marlica nito? Siya ba nagpalabas ito sa media? It may be, Your Honor, the case, depending on the circumstances, Your Honor. Ang dami ng madadamay dito sa kaso na ito. Anyway, pwede ba yung itong isa pre-operation report, yung isa authority to operate. Tanungin ko lang yung PDEA. Buhay pa ba itong Mazda 3 na black? Saan yung plate number niyan? Your Honor, kotse ko po yan. Ah, kotse mo? Ako na po mag-guide sa inyo. Yan po yung telepono number ko po yan. San cellular po yan. Ah, okay. Itong Toyota Vios, kaninong sakyan ito? Kaninong sakyan yan? Sino makasagot? Sir. Ah. Yes, sir. Yung Mazda ay Morales yan. Morales. Yung Avanza kay Director Francia. Yung Crosswind sa PDEA. Yung Toyota Vios, sir, hindi namin alam. Hindi property ng PDEA yan. Okay. Thank you, sir. So you confirm na organic vehicle ninyo ito ng PDEA, yung Isuzu Crosswind. At personal ni Francia yung Avanza. Personal mo yan? Yes, Your Honor. Personal. So kung hindi ito totoo, paano lumabas yung papel na yan? Paano nakasulat yung mga details, specifics ng mga sasakyan? May color pa, oh. Black, silver, white. Kung hindi yan totoo, ano? Your Honor, ganito po yan. Doon po sa PDEA, halos lahat po ng agent ay gumagawa po ng pre-operational report tsaka authority to operate. Okay. So halos lahat po kami, meron kaming soft copy niyan. Halimbawa po, ako'y gagawa po niyan. May soft copy po ako. Pwede po na hindi ko nabaguhin yung dating nakasulat. Minsan po dyan, madaming sasakyan. Tatanggalin ko lang po yung iba. Minsan pwede na pong hindi ko tanggalin. So kahit po sino sa amin, lahat po ng mga ahente, meron pong format na ganyan at pwedeng dahil sa mga lumang file, pwede pong yan po yung ilagay. So you're alluding before this committee na ito ay pwedeng naka soft copy na pwedeng i-print lang anytime ng sinong may access nitong mga papel na ito? Yung pwede. Ibig mo sabihin? Opo, Your Honor. Pwede yung officer on case na may hawak ng kaso na yan? In this case, Jonathan Morales, may hawak siyang soft copy at pwede niyang i-print anytime at i-distribute kung gusto niyo i-distribute? Ang sinasabi ko po, kung sino po yung may hawak ng ganong file na soft copy, pwede niya pong kopyahin, pwede niyang baguhin, at pwede niyang i-print, pwede niyang ibigay sa iba. Ganun po. Pero in this case, ha? Ako, basic lang, ha? Tingnan niyo yung papel na ito. Sa taas may nakasulat, confidential. Di ba? Oh. Sa letter C, at saka sa letter A, ano nakikita ninyo? Bilog. Di ba may bilog? Bilog, di ba? Yan ay butas ng
pansing pansir. So, ibig sabihin, itong papel na ito, galing ito nakapile na may pansir at pinutukapi. So, meaning, ito'y lumang dokumento na, kasi nakita, may butas, oh. Aalangan naman, pati yung butas, gagawin ng AI yan, yung artificial intelligence na kuha niyan, i-gagawa ng butas na ganyan para lalabas na utindik. Basic lang, basic. Tayo lahat, lumang pulis tayo. Di ba? Klaro man yan na dokumento talaga yan, na may butas, sinirox lang, kaya makita niyo yung bilog nandiyan, na andiyan. Your Honor. Basic. Your Honor, Mr. Yes. Your Honor, Mr. Chairman. Yan po mga dokumento na yan, ako po ang gumawa. Nandun po yan sa PIDEA. No question about that. Hindi po sa AI. You've been claiming that. Walang yes, problema. Sir. Alam ko yan, inamin mo lang na ikaw yes, gumawa eh. Yes. Ikaw pumirma. Ang akin lang, ako lang, I'm trying to be objective here. I don't think yung AI makaproduce ng ganong klaseng kopya na may butas pa, pati yung butas na copy sa Xerox. I'm not sure kung kayang gawin yan, kung ito invented lang, invented lang ito na papel. But anyway, since nag-claim ang PIDEA na non-existent itong papel na ito, as far as their office is concerned, we are taking your word seriously here, sir, na wala ito dyan. Kasi kung nandyan ito sa opisina nyo, pangangalaga nyo, napakalaking pananagutan ng opisina nyo, dahil ito'y, siguro nga, confidential lang nakalagay nito. Dahil yung involved na mga tao ay noon, siguro mula sa mababa pa lang silang classification. Pero ngayon na ang involved ng mga tao ay presidente na ng Pilipinas, ay siguro top secret yan kung tutusin ang classification yan. Kung ako mag-classify yan noon, ha? Kung ako ang mag-classify, that's top secret. Hindi yan dapat confidential lang. Yes. Your Honor, Mr. Chairman, gusto ko lang i-reiterate talaga na ako wala akong anumang hangarin na ano pa yan ipakalat kasi yan wala akong mapapala diyan na masasa publiko kundi sabi ko nga kabatayan ang matatamo ko dahil nga doon sa mga sa seryosong impormasyon na nakalagay diyan at yun talaga ikagagalit ng mga taong nandiyan kapahamakan para sa akin po yan eh. Yes, it's like in fairness to those people, di ba? Matagal ka na investigador eh. Alam mo yan, ito'y information pa lang galing sa isang confidential informant. After this, ibabalidate mo pa ito. Pag-validate mo dito, kung mag-positive man o mag-negative, kakandak ka pa ng actual operation. Pag-kandak mo ng actual operation, mag-negative ito o mag-positive. Kung mag-positive man, kakasuhan mo pa sa piskalya. Pagdating sa piskalya, another step, kung magpapasa ito sa piskal, ipapayal sa korte. Pagdating sa korte, very mahaba pang hearing ito, either makonvict man siya or ma-acquitted, napakahabang proseso. So very unfair kung based on that confidential informant na yan, ikukundim ka agad natin ang tao. Am I correct? Yes, Your Honor. Ang purpose kasi dyan, to verify the veracity of report. Hindi po natin sinasabi na siya ay yun na, no? Kaya nga po tayo, kaya po ang purpose niyan, kaya magkoconduct ng surveillance, ng casing for verification. Kaya nga. I'm just running through the process, the procedure, para malaman ng mga nakikinig ngayon sa atin na napakahabang proseso pa ito. Ako mismo, kahit na pulis ako, pwede ako gawa ng may isang galit sa akin na confidential informant na yan, pwede ako si Bato. Mahilig yan, umupak na mga drug personalities. Pero involved yan sa drug trafficking. Ito ang information na ibigay ko sa inyo. Pwede, anybody is vulnerable to any reports.
So, napaka malayo pa. Malayo pa ito. But the fact remains that itong papel na ito ay talagang andyan. Inamin mo nga na andyan. Pero ang PDEA, deny na wala ito. Dahil wala man din talaga sa file nila. Kahit na saan yung dadala-dala ang papel, sir? Wala talaga. As far as they're concerned, wala talaga itong papel na ito. So, ang tanong ngayon kung sino may hawak nito at bakit na-leak. Na-leak sa labas. Very unfair. Very unfair sa mga tao na na-involve dito. Ha? Hindi ako nag I am not lawyering for anybody here, pero you will agree with me, mahabang proseso pa ito, di ba? Tatakbo pa ito, operitan pa ito, validation operation, kung magpositive kasuhan. Kaya kung sino man mga tao na pangalan nakalagay diyan, yung tama nga yung National Privacy Commission na personal information yan ay dapat pangalagaan. That is why ikaw naglagay ng classification na confidential? Yes, Sir Honor. Oh, that is why. Nilagyan mo yan ng cover sheet na confidential because yes, Sir Honor. Napaka-sensitive nitong informasyon na hindi ito. Hindi po yan para sa publiko. Yes, correct. Kung sino man yung tao na yan na nag-leak nito, napakalaking kasalanan niya.